Hello mga ka-swimmer, dito na naman ako para magbigay ng tip. Habang iniintay ko kayong isang sudyante ko, ang ibibigay kong tip ko ngayon ay sa breaststroke. Breaststroke, kanina tinuro ko yung paa, ngayon naman kamay. Kamay sa breaststroke ay ganun din. Yung palad natin laging nakaharap sa katawan natin. Ha? Ito, laging nakaharap yan dito sa atin. No? Parang gagawa ka lang ng maliit na circle. Maliit na circle yan, tapos babalik mo lang. Maliit na circle, tapos balik. Pull, balik. Pull, balik. Yan ang kabed sa breaststroke. Ang paa niya, yung ang kanina, parang frog kick. Pero breaststroke kick ang tawag doon. Magbe-bend yung knee, tapos kick. Bend, then kick. Tapos, pag-kick mo, pull. Tapos tusok. Kick again, pull. Tusok. Kick again, pull. Tusok. Yun ang breast. Wala pang breathing yun, no? Ang swimming kasi, no? Kapag ka lumalangoy ka, nawawalan ka na ng hangin, syempre hihinga ka, no? Kaya nga pag-aaralan din yung paghinga habang lumalangoy. Ang paghinga niyan, parang wala namang pagkaiba doon sa bubbles na ginagawa niyo eh, no? Ibang bubbles kayo, inhale, exhale, inhale, exhale. So, pagka gusto mong huminga, kuha ka lang ng hangin. And then, baba, blow mo yung hangin. Tapos, pull, kuha ka ng hangin. Baba, kick ulit. Pull, baba. O, oh, diba? Pagka gusto nyo mabuhay, huminga kayo pag nasa tubig. Diba? Kasi pag hindi ka huminga, patay ka. Hindi, biro lang yan ha. Kailangan talaga sa tubig, pagka lumalangoy ka, habang lumalangoy ka, ay humihinga ka. Ang paghinga sa breaststroke, pagbaba mo ganyan, pag-pull, kuha ka ng hangin, tapos baba, low mo yung hangin, tapos baba. Ganun lang yun. Continuous lang yun, continuous. Tuloy-tuloy yun. Hinga, low. Hinga, low. Para ka lang nag-ano, ang pagod mo nun ay para ka lang nag-jogging. Kasi nagja-jogging ka, subukan mong hindi huminga pag hindi ka napagod. Siyempre, tuloy-tuloy yung hangin, di ba? O, ganun din sa swimming. Upa ka ng hangin, blow mo. Hangin, blow habang lumalangoy ka. Okay? Yan ang tip natin para sa breaststroke. Di ba? Breaststroke, kick, pull. Kick, pull. Iba yung pull na malaki, no? Pagka pull na malaki, ibig sabihin nasa ilalim ng tubig ginagamit yon. Yun yung langoy ng underwater. Pwede mong lakihan yung ano mo, lakihan yung pull mo. Pero sa breaststroke ay maliit lang. Yan, ganyan lang yan. Pero ito nakaharap sa'yo. Kasi inihila mo yung sarili mo. Pull. Ganyan ang breaststroke. No? Okay, mamaya tuturo ko na naman yung sa backstroke. For the meantime, I see you later.